Napansin nyo yung ganong huni niya? Ibig sabihin, naglilimlim yung binggala na yan. Medyo maulan ngayon. May nag-comment pala sa in-upload ko. Si Marvin Gaila ba yun? Si Marvin Gaila. Humihingi siya ng kits. Magbibigay naman ako ng kits. Marvin Gaila, pre, kung ano, puntahan mo na lang dito siguro. Oo, mamimigay naman ako ng kits. Kaso nga lang, dapat ikaw na pumunta dito sa lugar namin. Dito sa lugar namin is ano, mga Tarong Pangasinan. So, nag-comment siya sa vlog ko na kung pwede daw manghingi, panimula lang niya na alagaan. Oo, mamimigay naman ako kung merong available. Alam ko itong katapusan, may mapipisana na itlog. Kasi itong palatandaan ko, itong manok na to is 18 days or 19 days napisana itong itlog nila. So halos nilagay ko to nung maglimlim siya, siguro mga 24 days o 25 days mapipisana na rin itong mga itlog ng binggala na to. Ganito kasi yung ginagawa ko, guys. Ayan, yung mga itlog ng binggala, sinisiparate ko yan. Oops! Sinisiparate ko kasi para hindi masira. Umabot siya ng 36 na itlog bago siya naglimlim. So, ibig sabihin, yung unang itlog niya, yung unang 10, hiniwalay ko siya dito. Tapos, hiniwalay ko din siya dito. Ayan. Mali, nagagalit siya. Ayan. Tapos, dito rin. Naghiwalay din ako dito. So, tips lang, kapag may mga alaga kayong ganito, dapat meron kayong mga manok kasi sila yung maglilimlim. Para hindi naman sayang yung itlog ng bigala, dami naghahanap ng mga sisiw. Dami nagko-comment, dami pupunta dito. Nung nakaraan, halos naubos yung mga stock ko dahil yung konsehal diyan sa ano, yung konsehal diyan sa Tarlac, pinuntahan niya dito. Akala ko mga 10 lang kukunin niya. Eh nung nakita niya yung mga breeder ko, nako, pinagkukuha na. Kaya konti na lang yung breeder ko ngayon. Hindi ko na rin kasi maharap, kaya binigay ko na rin. Binenta ko na rin. So yung breeder ko kasi may white, lavender, lavender fade. Tapos ano, pearl gray fade, pearl gray. Ayan, tapos coral blue. Kaso nga lang, binenta ko na sila. Kasi di ko rin maharap, lalo ngayon medyo maraming ginagawa. Tapos busy pa sa trabaho. Kaya ayan. So itong si ano, pearl gray fade. Ayan, medyo nanunuka siya. Ayan yung mga itlog niya. Ayan. Ayan mga itlog niya. Ganda ng itlog niya. Siguro kakalabasan nito ano, coral blue itong itlog na to. Coral blue. Tapos nung nakaraan din, ang dami rin kumuha ng itlog nung nakaraan kasi binenta ko na rin. Bali yung itlog pala nito is 50 pesos ang isa. Mura na yun. Tumawad siya sa akin. Marami siyang kinuha kaya naging 30 pesos na lang ang isa. So bali ito dahil ilalagay natin itong mga sisiw sa ano, sa kulungan, at hindi pa siya tapos naglimlim, kailangan ilipat natin itong ano, itlog na to para hindi masira. Kasi kapag tinanggal na natin itong nanay na to, check to, wala na rin, ano na rin siya. Iiwanan na rin itong itlog na to. Malapit ng ano, malapit ng mapisato kasi makintab na. Ang itlog, pag makintab na, malapit na itong mapisa. So, bali itong batch na to, siguro mapipisa siya hanggang katapusan. So, magbibigay naman ako kay ano, Marvin Galang. Ay, Marvin Gaila ba yun? Marvin Gaila. Pre, comment ka.
dito sa ano, sa vlog kong ito. Bali ang address namin is mga Tarong Pangasinan, Barangay Pakalat. Kung malapit ka lang at gusto mo talaga ng panimula, bibigyan kita ng kits. Comment ka lang dito kung taga saan ka. Kasi kung ipapaship pa natin, nako, medyo mahirapan tayo, tsaka kawawa yung mga kits. Kaya mas maganda, ano na lang, puntahan mo na lang dito. So ito, sige, bibigyan kita, pare, huwag ka mag-alala. Basta ano, puntahan mo lang dito sa ano, sa amin. Ayan. So ito yung African white ko na breeder din na isa. Ayan. Yung mga alaga ngayon, nagpapaulan sila. Ito yung pearl gray pig. Ito yung lavender. Pabo din ako dito. Tim din itong ano. Pabo kong ito. Magalit. Ika magalit. Tinitignan ko lang kung may nagpisa na. Okay. Mga Rhode Island. So itong itlog na to, unti-unti nating ilipat. Lipat natin itong itlog niya, itlog ng Bengala. Ayan, mainit pa oh. Makintab na. Once na makintab na yan, malapit na rin mapisa itong ano na to, itlog na to. Lipat natin siya dito. Kaya lagyan lang kita ng itlog, huwag kang magalit. Yan. Yan, ito ang paraan ko para ano, yung mga itlog hindi masira. Marami pa itong itlog eh, alam ko eh. Yan, mainit-init talaga yung ano ng itlog ng paglilimlim nila. Ayan. Lipat natin kasi para hindi masayang. Kasi mamayang hapon. Oops, huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Ilalagay ko lang yung itlog. Ba, ilan ba ang anak mo? Tingin niya. Ilan ba ang anak mo? Ganda ng mga anak mo ha. Ayan oh. Oops. Maganda. Cross sa Rhode Island na ano. Ayan, marami pa eh. Ayan. Ilipat natin itong mga to. Guys. Ayan guys. Dito rin. Bigyan kita ng itlog ha. Ilipat natin dito. So dapat talaga, kailangan marami kang alagang manok na maglilimlim. Kung wala kang incubator, eh mas maganda, ilagay mo na lang sa ano, kung naglilimlim na mga manok. Ganda. Ganun lang ang gagawin natin guys. Kapag maraming itlog, lipat-lipat lang natin sa mga naglilimlim na mga manok para maraming mapipisa. Hindi sayang yung itlog.
Yeah.